Well, I'll be dang. Good day. So today I'm gonna be reviewing another Lazada Boodle that I bought from, of course, from Lazada. This is worth almost 233, shipping included. So this is the nano glass repair fluid, an automobile windshield crack repair tool. So kasi nabasag, nagkaroon ng konting crack ang mirror namin sa CR. So I'm not gonna use it to my windshield. I'm just gonna try using it to a mirror sa salamin po namin sa banyo. So this comes with the fluid, of course, then the instruction and some kind of parang ito, matalas na bagay. I don't know how do you call this one. So limang piraso yung natanggap po natin. Medyo marami-rami, nagulat din ako na, so nung binasa ko ulit yung title, 5 nga pala. So tama, limang piraso. So this is 5 pieces and medyo hesitant ako ng konti. Kasi alam nyo na, kapag basag na, may makasabihan na kapag basag na ang salamin, hindi mo na siya mare-repair. Pero this one, if this does work, it's a miracle, I would say. Nakapanood na ako ng mga YouTube, YouTube video about this one. So may mga hindi nag-work, meron nag-work. So kapag nag-work, okay nga, mas maganda. So this is the instruction manual. And these are the films, the governance films. Okay, so the manual. Okay, so this is the fluid, the nano fluid. So this thing uses the nanotechnology. So siguro the nanotechnology, dahil maliit yun. The fluid will insert itself to the cracks of the mirror. So yan, medyo malabo. The windshield repair resin. Okay. And this is the blade. Okay, this will come handy later. And of course, before starting, let us read first the instruction. The complete instruction of how to do things right. Okay, so this is the mirror. Ito po ang salamin po namin sa CR. As you can see, yun, meron siyang crack talaga. So bago lang po itong salamin namin, kaya na-disappoint ako ng konti, nabasag ko nung ini-install ko. Okay, so linisan muna natin. Let's clean this carefully, okay? Okay, so let's open up the first bottle of the nano fluid repair resin. Okay, so this is how you open this one. May takipa po siya sa dulo. Ayan. Guntingin natin. So, hindi naman siya ganun kahirap gupitin. Ayan na po. Okay, then let's generously apply the fluid in the cracked portion of the mirror. So since lima naman itong nabili natin, huwag na po tayo magtipid, gamitin natin siya ng marami. So slowly, make sure that all part of the cracked has been given the fluid. Okay, that's it. Okay. So that sabi kasi dun sa YouTube, hindi naman siya actually mawawala lahat. But medyo visible na mapapansin mo na may mga parts na nawala talaga. So, tapos, hindi ko din po alam na if I'm doing this right. So, if ever you find something is wrong with what I am doing,
please comment below. So, meron pa naman akong apat para pwede ko ulit siyang ulitin. Kung sakaling hindi naging successful ang ating plano. Okay? So, after natin malagyan ng fluid, ng nanofluid, so inubos ko na yung isang bote ng nanofluid, let us put the governance film. So according to the instruction, governance film, this is what this is called governance film. So lagyan natin ang part. So 5 piraso naman yung film. Okay lang ulit na gamitin na natin. So after po nito, papainitan po natin siya sa araw para matuyo ng mabilisan. Okay? So, yun po. Nailagay ko na siya sa mahanging lugar kasi hindi masyadong mainit eh. Hindi masyadong mainit ngayon. So, ano? Yun, medyo basa pa siya. Nilagay ko na sa mahangin na lugar. So, ito medyo natuyo yun sa ilalim. And parang hindi ko alam ha. Parang wala pong nangyari. ano ba? Meron bang difference? Parang wala naman pong nangyari. Ganun pa rin, nakita pa rin natin yung crack. So, sorry. Ganun pa rin, visible pa rin yung crack. So, hindi po siya nag-work ng as expected. So, muli po, kung mali po yung ginawa ko, comment na lang below so I can do this again. And yan po. If you find this video useful, please like, comment, and subscribe. And hope to see you on my next video. Thank you so much po. Bye.